Hello guys, welcome ulit sa channel na to. At sana magugustuhan nyo ang ating lulutuin ngayon na crunchy cassava. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos. Una po natin gagawin ay babalatan muna natin itong kamuting kahoy. Yan po, 3 piraso lang po na kamuting kahoy ang gagamitin ko dito. Dahil medyo konti lang naman po ang ating lulutuin. Yan po, makikita nyo na kamuting kahoy nito ay napaka-presko at napaka-puti. Dahil galing pa po ito sa mga pananim namin, kaya preskong-presko po. Kaya pwede rin po kayong gumawa nito, lalo na sa mga may tanim na kamuting kahoy. At sa mga wala naman po, pwede rin kayong makakabili rin kayo ng kamuting kahoy sa palengke. Pagkatapos nating balatan ito, ay hugasan muna natin ito para mas maging malinis. Yan po, kailangan po maging malinis talaga ito. At susunod naman natin gagawin ay i-grate lang natin ito. Yan po, para maging pino. Ingat lang po tayo sa paggawa nito dahil medyo mahirap at delikado po, lalo na sa mga hindi pa po sanay sa paggawa nito. Pero alam kong kayang-kayan pong gawin, kaya gumawa rin kayo nito. Napakadali, napakasarap po. Yan po. Katapos po nito ay ilalagay muna natin ito sa bowl. Yan. At dito na natin ilalagay itong itlog. Kailangan po may itlog para dumikit po ito. Para hindi magkahiwalay-hiwalay. Yan po. Kailangan lang po natin itong haluin ng maayos para pantay yung kulay. At para pantay din po yung lasa. Nagbibigay kasi ito ng lasa sa ating kamuting kahoy. At yung texture, napakaganda po pag may itlog. Yan, at habang naghahalo po tayo, dapat may nakahanda po tayong mantika. Dapat may mainit na mantika na po tayo dahil dito po natin lulutuin. Yan, ilalagay na po natin dito sa mainit na mantika. At huwag lang na po natin gawin, gagalawin para hindi po masira yung forma nito. Ingat lang po tayo dahil napakainit po. Yan, iti-check lang na po natin kung medyo crispy na siya. Kailangan po natin i-check ito bago natin baliktarin. Yan po, baliktarin na po natin to. Kailangan po yung light brown lang po yung kulay. Hindi dapat sumobra. Para hindi po maging mapait yung lasa nito. Yan po, light brown po siya.
Yan, luto na po. Lagyan lang po natin dito para mag-drain yung mantika. Yan, ilalagay na po natin dito sa ating plate. Yan. Kikita nyo, napaka-crispy po. At dito natin lalagyan ng margarine. Pwede rin po butter kung gusto nyo. Yan, mas lalong bumabango po siya pag lalagyan po natin ng margarine. Yan, at mas sasarap pa. Yan. At lalagyan rin natin ng asukal. Yan, lalagyan po natin. Pero wag po yung sobrang dami. Yung tamang-tama lang po. Ito na ang ating crunchy kasaba. Kung makikita nyo, napaka-crunchy. Yan. Napakasarap po. Kaya gawa po rin kayo nito.